Paano natin nakilala si Barber simula? Kaya nung ako'y nasa media na, magkakilala na kami ni Barbers. Mabait sa akin yun eh, si Bobby Barbers. Oh, hilig lang niya, kantahan-kantahan. Ha? Hindi naman ganong umiinom yan. Kain ang hilig ni Bobby Barbers. Oh, mga kaibigan. Eh yan si Barbers ha, naging matapat din kay Mayor Lim yan. Hindi niya nakalimutan si Lim. Kasi naging experience ni Barbers kay Mayor Lim. Yan si Barbers noon, kaya nga na dismiss sa pulisyan, hinuli yan ni Mayor Alfredo Lim nung si Lim ay kernel pa lang, mga kaibigan. Eh si Barbers noon may pagkaloko nung kabataan, ha, na pulisyan. Hawak niya ng ermita eh, magulo sa ermita si Barbers. Mga kaibigan, maraming baril, ha? Walang humuhuli. Bakit? Eh pamangkin ni ano yan eh, ni Kano eh. Ni General James Barbers na naging hepe ng Manila ng Western Police District, di ba? Ng Manila Police. Oh eh hinuli yan ni Lim. Kaya merong hinanakit yan eh, si James Barbers kay Mayor Lim. Pero tignan ninyo si Lim. Komo nakita niya, hinuli yan, no, nasa club. Walang makapagpalabas kay Barbers. Walang pulis na makapasok doon sa isang bar. Nandun si Barbers, itinawag na ng gugulo doon. May mga armas. Oh, eh, pinasuko ni Mayor Lim yan. Ngayon, nung si Barbers naging pulis, tignan ninyo ha, maganda rin ang ugali nung taong yun, si Bobby Barbers. Hindi niya nakalimutan ang ginawa ni Mayor Lim sa kanya. Di ba inuli siya? Pero nung si Lim ay naging hepe ng Manila Police, ng Western Police District, naging district director, ibang administrasyon na, di ba, kay Cory na. Oh, yun, tapos na yung administrasyon ng Chuhi niya eh. At ang, yung kay Cabrera, sumunod. Yung huli, si Cabrera yun, si Ninyo Mulak. Ngayon, isa sa binigyan ni Mayor Lim ng pwesto sa Manila Police, si Barbers. Mga kaibigan, ipinwesto yan ni Mayor Lim. Hanggang sa nung si Mayor Lim ay maitalagang NBI director, si Barbers umalis sa Maynila, sa Manila Police, at doon sumama kay Mayor Lim sa NBI, mga kaibigan. Eh, kwento nga nun eh, di ba yung, nandun pa nga yata ako eh, nakaupo ko rin sa opisina ni Barbers eh, biglang may sumilip eh. Tauhan ni Totoy Jokno, si Jokno na nung. Kaibigan ko rin yun, si Totoy Jokno. Siya na ang director eh. Eh sabi nung tao, eh sir, pinatatawag ko kayo ni General. Sabi ni Barbers, sinong General? Si General Jokno. Eh sabihin mo sa kanya, kung sino may kailangan siya pumunta rito. Dinig na dinig ko eh, mga kaibigan eh. Ha? Nandun ako sa harap eh. Oh. Eh pagkatapos, ayaw pala ni Barbers kay Jokno. Kaya ang ginawa niya, umalis siya sa Maynila, sa pulis. Eh nag-request kay Mayor Lim na mapa-detail siya ron sa MBI. Oh, kaya yun, napunta. Diba siya nga, sila nga ang umaresto kay Juan, kay Dom Pepe Oison. Yan si General Robert Bobby Barbers. Yan. Yan ang ano. Kaya ako bumilib dyan. Kasi nung yan eh, naging congressman. Di ba? Naging congressman. Si Lim eh, director lang eh. Ng MBI eh. Oh, mga kaibigan. Tapos, eh isang araw, meron kaming isinagawang kwan eh, yung pagtulong sa publiko, yung public assistance. Ito'y mahal na araw. Pag mahal na araw, ang tatay ko mahilig sa ganyan, yung civic action activities. Nagtayo kami ng tent sa Tagaytay.
Meron kaming kasamang mga mekaniko na nakakaintindi sa troubleshooting, at saka may kasama rin kami ng marunong ng first aid para mag-assist sa sino mang mangangailangan ng tulong. Oh, emitent, nakita ni Barbers yung pangalan ng grupo namin. Alam niya huminto si Barbers doon sa harap noon. Congressman na yan, ha? Sabi ni, nakita lang kami, binati kami, bumaba pa, sabi ng father ko, saan ba ang punta mo? Alam mo itong itong boss natin, si Mayor Lim ngayon. Sipin mo, congressman na ako, inutusan pa ako. Yung pala, nautusan siya. Kaya bilib ako dyan mga kaibigan kay Barbers na yan. Hanggang sa kahuli-huli ang sandali ng kanyang buhay. Kaya yung tinanaw niya yung kilim mo, sipin mo yung siguro siya may hinanakit dati, di ba? Pero hindi niya akalain na nung magkapwesto si Alfredo Lim, siya ang isa sa mga kauna-unahang pinagtiwalaan, mga kaibigan, na mabigyan ng posisyon. At doon na nagsimula ang pagsikat ng karir ni Bobby Barbers, mga kaibigan, nung siya ay napasama kay Mayor Alfredo Lim. Ganun po mga kwento-kwento. Kaya nga itong mga ngayon, wala mga pulis ngayon napakalayo. Mas magaling pa Boy Scout Ha? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na